Hello everyone, welcome to my blog. Ito mga kasunog gilay, magandang araw po sa inyo at magandang umaga. Video for the day is update ko yung eggplant sa inyo saka yung sili. Ayan po, i-sprayan po ngayon ni Nabi ngayong umaga. Dahil may nakita siya na parang mga bugs na maliliit daw. Konti lang naman, kaya lang mas maganda na yung maunahan niya bago dumami. So ayan po yung talong ngayon. Malapit na po siyang mamulaklak soon, malapit na yan mamulaklak. Tapos diretso bunga na. Ayan, sana gumanda at sanay-sana yung sa talong, sa klima. Kasi walang masyadong nagtatanim ng gulay dyan sa area na yan. Dahil matrabaho daw yata, yun ang katwira nila. So yan, susubukan natin kasi mas kailangan magpagod ka para kumita ka ng pera. So yan. Ayan mga kasunog ilay, at napakaganda na ng talong. Kung mapapansin nyo, talagang palaki na siya. So yan. Ayan po, at samahan nyo kami at pasyalan natin yung mga bagong tanim at malapit na siyang mamulaklak. So soon, may bunga na rin. Yan po yung tanim natin ngayon sa Joyet's Farm. Talong, sili, yung siling panigang, at may konting okra saka sitaw. Pero yung yung ating kamuti naani na. So iparorotor na natin yung yung pinanggalingan ng palay saka kamuti. Tapos magtatanim kami ng okra. Siguro mga 2,000 square meter. At tignan natin kung mamumunga ng maganda. Hindi ko pa kabisado yung lupa kung magugustuhan ng okra, no? Kasi medyo may lahar ng konti yung lupa. So try lang natin. Baka sakali. Nasa naman yan pag-aalaga. Yan. Siguro sa daming okra na yon kahit pa paano makaka-ani tayo ng maganda. So meron na kaming nakausap na buyer. So yun, hindi na kami maghihirap kung saan kami maghahanap ng kung sinong bibili. So may kausap na kami na ready silang bilhin yung ating bunga ng talong, sitaw at okra. So yun, magtatanim kami at paparotor na natin, saka magtatanim din tayo ng sitaw. Yan, abangan nyo po yun mga kasunog ilay, at makikita natin sa Joyet's Farm yan sa tulong ni Nabi, para naman na makaipon ng pera si Nabi. So yan. Sana diretso ang pagkabait ni Nabi, para naman hindi naman para sa akin yan para makatulong din at makapagbigay tayo ng trabaho. Ayan mga kasunog ilay, at lipat naman tayo dun sa sili. A few moments later.
Ayan po ang ating siling panigang at may bulaklak na mga kasunog gilay. So yan, nag-uumpisa ng mamunga yan. So yan, abangan natin at tingnan natin kung maganda yung lupa at bibigyan tayo ng magandang ani. So yan, pagka ayun yung tanong natin, no? Ayan, oh, nag-ano na, malapit na mamulaklak yan. Tapos ano, yun nga, yung paro-rotor natin, magtatanim tayo ng okra. At least mga 2,000 square meter, ha? Yung tatamna natin ng okra. So, pag umani, kukuha tayo ng kasama ni Nabi na magpipitas, yung saka mamimili, no? Magsasort. So, hindi niya kakayanin mag-isa yan. So, yun. Pabayaran natin. Siyempre, kuha lang tayo ng kung kailan may pitas. Ganun. Parang arawan. Arawan lang ba? Yan. Kasi, yeah. Para naman hindi tayo, ano, matalo. Kasi, konti pa lang naman yan eh. So, yun. Titingnan natin kung ano. Ayan. Pero pagka kumikita na, laging kumikita, eh walang problema, tayong kumuha ko din isang tao makasama niya. Pero sa ngayon siguro kung kakayanin niya, eh bentahin sa kanya 'yon para mas malaki yung kanyang kikitain, no? At siguro pwede na yung kukuha na lang tayo ng arawan para wala tayong responsibilidad na malaki para dun sa tao. So 'yon. Ayan, no? Maganda yung bulas ng talong. Palagay ko naman. Kung ayun ang napansin nyo, yung kalamansi natin, ganun nakalaki. Ayan, mga kasunog kilay. Ayan pala, masamang balita, mga kasunog kilay. Pinasok po yung ating farm ninang madaling araw. 336 minutes later. Ito po mga kasunog kilay, confirm po, pinasok nga yung ating farm kaninang madaling araw. So, ang ginawa pong perwisyo, yan, pinagbubunot po yung talim na ano, kamuting kahoy. No? Talagang pinagbubunot niya. Ewan ko, walang habas na pinasok. At wala naman ibang... kumbaga, suspect, no? Kasi, ang gagawa lang po niya, yung kabisado yung farm. Iyon ang masasabi ko lang. Pero hindi tayo nagbibintang, pero pinablatter na natin sa, ano, barangay. Para first step, siyempre, galangin natin yung mga punong barangay dahil sila naman ay tumutulong at hindi tutulog-tulog at masipag yung mga barangay dyan. Mga barangay tanod at yung punong barangay, no? Mga kagawad. Mababait yan at wala silang kinukonsinti na katarantaduhan sa kanilang lugar. Kaya humihingi ako ng tulong sa kanila na sana ay maimbestiga nila kung sinong gumawa nito. At sa kung sakaling gagawin uli at mahuli natin, sa ngayon, bigyan natin siya ng pagkakataon, magbago. Pero kung mahuli natin, gagawin niya pa uli yan, mamimirwisyo siya ng hindi sa kanya, ay ipapakulong natin yan. What kind of people is this? 1,000 years later. Kaya mga kasunog kilay, at yun nga, pinuntahan na tayo nung kinausap natin na si kapitan yung sa ano San Agustin, kapitan ng San Agustin, mabait na kapitan, napakabait na tao, down to earth. Kausap natin noon nung nagparotor kami, sinadya ko siya sa kanyang ano bahay. Napakabait, ang ganda, ang sarap kausap yung kapitan diyan. Yan, at yun nga, pinadala niya yung tao niya, yan, nagro-rotor na. Nagro-rotor na siya, at yan, pinaro-rotor ko para luminis yung pinanggalingan ng palay, at saka yung pinanggalingan ng kamote.
Tapos tatamo namin yung okra. And parang tunog ng ano, yung tunog ng ano, ng rotor niya, yung pinaka-tractor, ano, iba. Meron akong tunog na narinig na hindi tama. Baka may problema. Ayan, at mga kasunog ilay. Nako, sa mga senyas, mukha yatang ano talaga, may problema yung ano, rotor. No? Ayan, mga kasunog ilay, ano, mukha yatang ano, matitigil. Parang hindi, ano, hindi, tawag nito. Yung rotor niya parang hindi kumakain. No? Hindi masyadong ayun ko, merong mali. So, ayan, malaman natin mga kasunog ilay. Ano natin? Ayun, parang ano siya eh. Ayun, tumigil siya oh. Ayun oh. May problema nga. So, ayan mga kasunog ilay. Pormado, may, ano, may problema yung rotor niya. Ayan. Ayan, parang hindi na kain yung rotor niya. Eh. Oh. Napakababaw ng dali. Ayan. A few moments later. Ay, mga kasunog nila, may problema nga, tinatangas yung langis. So, hindi nyo matutuloy yung pag-water. Balik na ng daigura, so titik siya muna. Ayan po, at dito na po muna. Maraming salamat po. Ingat po and God bless. Bye-bye.